What's up sa inyong lahat? Kung di mo ako kilala, ako nga pala yung nawawala mong tatay, yung tatay mong gwapo. Malawak ang isip, matalas ang diwa, yun nga lang, kakaiba ang tapas ng dila. Ang pag-uusapan natin sa videong to ay kung paano ba umamin kay crush. May nagtanong kasi sa akin, tapos alam niyo naman, mabait akong tao eh. Kaya tutulungan ko kasi alam na alam kong ito rin yung karamihan sa mga problema ninyo. Kung paano nga ba umamin kay crush. Yung problema niya, gusto niya daw yayahin yung babae lumabas para umamin siya doon. Kasi nga, lagi nga daw niyang kasama yung mga barkada niya, yung mga katropa niya kahit saan. Hindi siya nag-iisa. Wala tong lukuhan tol. Ito, lahat ng to, lahat ng ituturo ko dito, base sa lahat ng mga karanasan ko. Lahat ng maririnig mo ngayon dito, lahat dito ngayon, pinagdaanan ko. Kaya makinig kang mabuti at humupo ka kung saan mo gusto. Hindi ako magiging isang YouTuber na magsasabi lang sa'yo, just be yourself. Be confident. Umamin ka lang kasi. No. No shit, bro. Basic yung mga yan. Para nga pala sa mga taong nagsasabing ginagaya ko lang yung mga content kong ganito, tinawanan ko kayo. Kasi, linalamangan kayo ng mga talagang nakikinig sa akin. Alam na alam ko to, at alam nyo naman siguro to, hindi ako perpekto. Lahat ng mga tinuturo ko sa inyo ngayon, base lahat to sa mga karanasan ko dati. Kasi ako, alam na alam ko, mahirap yan, mahirap umamin kay crush, mahirap yung buhay, man. Pero ikaw, swerte ka. Bakit? Kasi andito ako. Yung mga pinagdaanan ko, yung mga pagkakamali ko noon, tinuturo ko sa'yo para mapagdaanan mo ng mas higit, di ba? Mas level up ka sa akin eh. Binibigay ko lahat ng mga hacks sa'yo, mga cheats. O, hindi mo na kailangan magpasalamat. Kaya maswerte ka kasi andito ako. Ha? Ako yung kuya mong tutulong sa'yo. Ako yung kapatid mo sa ibang magulang na magtuturo sa'yo ng mga dapat mong gawin at mga dapat mong iwasan. Huwag na natin patagalin itong mga ton sa mga nonsense na mga pinagsasabi ko at simulan na natin yung video. So gusto mong umamin, di ba? Nang kayo lang. Kaya mo ba? Sagutin mo. At kung oo yung sagot mo, tol, gusto ko yan. Ito yung unang option mo, tol. Lapitan mo si crush, tol. Lapitan mo siya. Kahit kasama pa niya yung buong section niya, kahit kasama pa niya yung buong tropa, buong barkada, buong pamilya, kahit kasama niya pa lahat. Lapitan mo siya. Pero ito yung gawin mo. Pag lumapit ka sa kanya, taas noo ka, ha? Taas noo ka. Di bali nang mapagkamalang kang mayabang ng iba. Tapos magpakilala ka kung hindi ka pa niya kilala. Ganto. Ay, ako nga pala si Denjo. Alam mo tol, sa moment na to, kaya mo nang malaman kung gusto ka niya rin o hindi. Kasi alam mo, maninigas siya tol. Hindi niya akalain kaya mong gawin yon. Nakasama niya buong pamilya niya, buong tropa niya, buong section niya. At kung dati, hindi ka niya type, baka magbago yon dahil sa ginawa mong yon. Akalain niya ang lakas ng confidence mo. Hindi ka nahihiya, wala kang pake, di ba? Tapos magkaroon ka pa ng chance sa kanya. Di ba maganda yon? Dito, sa moment na to, pwede ka nang umamin kung gusto mo. Nasa sa'yo na yan, tol. Pero binabalaan kita. Kasi malaking pagsusugal to. Pag binasted ka niya, kahit okay lang sana, maraming tao yung makakakita at makakarinig nito. At pwedeng maka-apekto to sa self-esteem mo. Na maganda naman sa tingin ko. Kasi dito mo ma-unlock yung tinatawag kong ultimate confidence. Na kahit nahihindihan ka, wala kang pake. Alam mo yun? Pero alam mo, binabalaan talaga kita. Kasi sa una, mahirap to. Sadyang napakahirap nito. Ang ikalawang option mo naman na pwedeng gawin tol ay yun nga, pwede mo siyang yayahing lumabas. Pag nilapitan mo na siya, diba, nagpakilala ka sa kanya, pwede mo siyang yayahing lumabas. Kasi pag niyaya mo lang siya para umamin, oh, tara, punta tayo sa likod, may sasabihin ako, ganun ka, tapos inamin mo, malaki yung porsyentong i-busted ka niya o hindi ang kanya tol. Kasi nga hindi kanya kilala, diba, kung hindi kayo magkakilala tapos ginanon mo, wala kang patutunguhan, men. Sinasabi ko yun sa'yo. Malaki yung chance ng rejection dyan. Pwede niyang sabihin hindi ka niya kilala. Ba't naman siya sasama sa'yo, di ba? Baka ma-rapist ka pa o manyaris o ganyan, di ba? Oh, inisip mo ba yun? Kaya maganda tol kung yayahin mo siya lumabas. Kasi alam ko, sabi mo, crush mo, di ba? So that means hindi mo siya ganong kakilala, hindi mo siya ganong kaklose. Crush mo nga, di ba? Kaya bigyan mo siya ng pagkakataon para makilala ka. At ang pangatlo mong option tol, pwede mong kunin yung number niya. Crush mo nga, di ba? Ibig sabihin nun, wala kang number niya. Wala siyang number sa'yo. Gets mo ba? Hindi ko gets eh. Kasi nga, hindi mo siya ganong kakilala. Tapos, pwede kayong magkakilala through text. Pero sinasabi ko to sa'yo ngayon, wag na wag kang aamin through text
o through cellphone o through tawag, wag tol. Tapos dun na sa pagte-text, i-set up nyo yung date nyo, kung saan kayo lalabas, kung kailan kayo lalabas, saan kayo pupunta, mga ganyan-ganyan. Diba? Alam mo na, alam ko kung gaano kahirap umamin kay crush. Kasi para sa akin, tol, parang inaamin mo sa buong eskwelahan na 2 inch lang yung ari mo. Parang ganun lang, di ba? Nakakatakot. At alam mo, tol, nasubukan ko na kasi to at hindi masyadong maganda yung kinalabasan. Umamin ako sa isang babaeng may 60 na student sa isang kwarto. Umamin ako sa kanya, narinig nila lahat, men. Na-reject ako. Hindi niya daw ako type kasi masyado akong bata kasi nga mas matanda siya ng 3 taon sa akin. At dun ko nga nakamit yung ultimate confidence na sinasabi ko. O pwede ko ring tawaging makapal yung mukha. Pero alam mo, tol, wala akong pagsisisi doon sa ginawa kong yun. Wala akong pagsisisi kasi nakatagdag yun sa karanasan ko at sa kalaman ko. Alam mo yun? At wala sana ako dito ngayon kung hindi dahil doon, kung hindi dahil nangyari yun. Wala ako dito, men. Para sa akin kasi, mas lalo kong pinagsisisihan yung mga bagay na hindi ko nagawa dati kesa sa mga bagay na sumablay nga ako pero ginawa ko pa rin. Kasi yung mga bagay na yun, pinagtatawanan ko na lang ngayon. Alam mo yun? Kesa naman sa mga bagay na pinag-iisipan mo, ano kaya kung nilapitan ko si ano? Ano kaya kung sinubukan ko to? Alam mo yun? Paghabang buhay na pagsisisi yun, men. Walang talo dito, tol. Tandaan mo. Pwede kang manalo o pwede kang matuto. Ganyan lang. Napakasimple, men. Huwag mong masyadong iniisip kasi masyado mong pinapagulo eh. Ginagawa mong napakakomplikado eh. Napakasimple. Lalapitan mo lang siya. Magpapakilala ka. Tapos yun na. Diba? Parang tatalong ka lang yan, tol. Pwede kang masaktan pag bumaba ka. Pero kahit na masaktan ka, tatayo ka pa rin naman, di ba? At magpapatuloy ka pa rin. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Ang ibig kong sabihin doon, kung hindi mo na-gets, papaliwanag ko sa'yo. Ibig kong sabihin doon, hindi mo ikakamatay kung aamin ka kay crush. Kung mapapahiya ka man, that's it. Di ba? Yun lang. Karanasan yun, kaalaman. Dagdag lahat yun sa sarili mo. Hindi ka mamamatay kaya subok ka lang ng subok, bata ka pa. Kung high school ka man, kung under 18, under 20, ganun, bata ka pa, marami ka pang dadaan ng tahong. Pakboy. Huwag mong sabihin ngayong hindi kita natulungan. Kasi nasa sayo lang talaga yung huling desisyon kung lalapitan mo ba siya o magsisisi ka. Nasa sayo lang talaga yan. Aamin ka ba o pwede kang magdahilan baka ayaw ka niya? Ang akin lang, tol, magpakalalaki ka. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa baba. At kung natapos mo yung video, huwag mong kalimutang i-like. Kasi natulungan kita umamin kay crush. At yun lang, ako nga pala si Dencio. Babush. Effects. Yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to